Hello mga ka-viewers! Nagbabalik naman po ako para i-update kayo sa another vlog. So ang pag-uusapan po natin ngayon, still yung pinapapintura po namin sa loob ng aming bahay. Then yung mga katrabaho po namin naggagawa ng tiles sa kanang drainage ay pumasok na po. So ipa-vlog po natin yan. Ipapakita ko po sa inyo yung pagkatrabaho nila. Bago po tayo magsimula mag-tour, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify na po kayo sa aking yung mga i-upload the videos. So mga ka-viewers, bago po tayo mag-start mag-tour, gusto ko muna pong sabihin sa inyo na ganito po yung mangyayari para hindi po magulo yung ating vlog, para hindi rin po kayo magulo sa panonood. Step by step po na lang po siya. Kunwari, lahat ng ginagawang pagpipintura, yung muna po ipapakita ko. Then next naman po yung paggawa ng drainage. Then next naman po yung paggawa ng tiles para at least po maayos. At hindi po tayo maguluhan kasi kung paganyan-ganyan po ako, ganon-ganon. Pintura, drainage, tiles, drainage, pintura, di ba? Ang gulo pong tingnan. So, papakita ko na lang po sa inyo by step yung mga natatapos ko ng pagtatrabaho para po maayos. So, ngayon, aakit na po tayo sa taas. Hunahin po natin yung pagpipintura. Ngayon mga ka-viewers, dito muna po tayo magsisimula. Bali, continue na po yung pagpipintura ng aming kisame. So, nag-decide na po kami na black ang kulay ng mga stripe kasi subok na po sa amin yung black na color. So, kaya po yun na pag-decision na po na ipakulay ng black. So, as of now, ito pa po yung manalalagyan ng kulay black sa marami-rami pa. Yung tubular po dyan, papablock din po namin yan para at least na po dun sa stripe sa taas. Tapos si Kuya Albert naman po, siya naman po yung nag-skim coat dito. So, inaayos po yung pagkaka-skim coat nung pinalagay namin design dito sa gilid ng bahay sa second floor. So, ngayon, ito po yung shots niya sa malayuan habang nagtatrabaho po siya. So, ayan po. So, mabusising ini-skim coat para po pag nilagay ng primer coating, maayos na po yan. So, mamaya babalikan po natin yan kung ano itsura po ng mga natrabaho po nila. So, see you later. Ngayon po nagpapagawa po kami ng aming sariling drainage kasi wala pa pong drainage dito sa amin. So, nagpagawa po kami ng ganyan para at least hindi po makalat yung aming mga tubig na ginagamit sa pagligo, sa paghuhugas. At least, ganyan po hindi kami makakapekto sa aming mga katabing bahay dito, ganyan. So, simple lang naman po yan. Hollow blocks lang po, tapos sinemento. Tapos, mamaya gagawa po kami na magiging takip niyan para at least po malinis tingnan. So, di ba? Tapos, yan, plano pa po namin yan paggawa ng drainage pa para mahaba po, malaki yung space. So, mamaya update ko din po kayo kung ano na po itsura ng drainage na yan. So, wakas, lalagay na po yung binili ko na tiles na pang-outdoor. So, ang sukat po niya is 40 by 40. Then, ang presyo po kada isang piraso is 58 pesos. Ngayon, gagamit po siya semento na may buhangin. Tapos, adhesive po, pandikit ng tiles. So, ayun po yung adhesive na gagamit sa semento. Tapos, ito po yung mga tiles na pinamili ko. Ngayon, yung design po ng aming tiles is crazy cat. So, kahit anong pattern, pwede po yan. Kasi hindi naman po magkakaparehas ng guhit yung tiles na binili ko. Bali ngayon, ito po yung nilalagay ni Kuya, yung unang tiles ng aming bahay. So, gagamit siya ng rubber mallet para hindi po mabasag yung tiles na nilalagay po niya. So, pukpok lang po siya muna ng pukpok. Makalipas po ang ilang minuto, ayan, medyo marami-rami na po siya nailalagay. So, hindi pa po natin makita yung pinaka-itsura ng tiles dahil unti pa lang. Tapos, ito, ayun, medyo marami-rami na. So, kahit pa nakikita na yung ganda. So, mga ka-viewers, ngayon, lunch time. So, kakain muna yung mga nagtatrabaho. Then, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga natapos nila ngayong panghari sa pagtatrabaho nila. So, dito tayo mag-umpisa sa flooring tiles dito sa bandang garden namin. Ngayon mga ka-viewers, ito na yung nailagay na mga tiles ngayong tanghali. So madami-dami na rin nailagay. Hopefully today matapos na yung mga yan. Mapuno na ng tiles ng buong flooring para makita na natin yung pinakaganda na itong pinapa-floor tiles namin. So, yun.
Tapos sa drainage naman tayo pupunta. Sa drainage, ito naman yung itsura. So, pinapatuyo pa yung semento. Ayan o. So, pinapatuyo pa. Mamaya lalagyan niya ng takip na inaangat na ganun. Para at least, di ba, maayos. Then, yung aming stripe po ng kisan, may tapos na pong pinturahan. So, first coating pa lang po yan. So, ngayon litaw na po yung ganda ng aming pinagawang kisame. So, sana magustuhan po ninyo, di ba? Ang galing naman, ang ganda talaga. So, mga ka-viewers, napakita ko na sa inyo yung afternoon update natin. Mamaya, babalikan na lang natin yung mga natapos nila. Titingnan natin pinaka-finish product or kung ano mang finish yan. Panatapos nila dito sa bahay. So, see you later. 2,000 years later. So, mga ka-viewers, ngayon nag-out yung mga nagbipintura dito sa loob ng aming bahay. Ngayon, inaantay ko na lang po mag-out yung mga gumagawa ng flooring sa kanong drainage namin. Then, ngayon, since di pa sila maalis, dito ko muna po kayo itutour sa loob na itong pinagagawa namin bahay dito sa second floor. So, tignan po natin yung mga nagbago niya. So, ito po. So, dito muna po tayo mag-start sa loob ng CR. So, sa loob ng CR, yung kisame na primer coating na po yan. Then po yung mga wall na first coating na po ng touch of gray yan. So, kung nakikita nyo bakit ito, hindi na skim coating, hindi na primer coating. Kasi po, dito po ay lalagyan po ito ng tiles. Kaya, yung taas lang po na area yung may mga pintura pa. So, ayan po yung CR. Then, sa kusina muna po tayo. Sa kusina naman po, ganun pa din po. So, gaya po na sinabi ko na first coating na po yan. Ngayon, napansin na po ng mga pintor yung mga nakalubog po dito sa pader. Kaya, ayun. Kung mapapansin nyo po, may mga white-white. Gaya po niya, no? Diba, palubog. So, primer coating po nila yan. Kasi, hindi po yan lilitaw hanggat hindi po nila natatry mag-first coating ng pintura. Kaya, gaya po niyan, o. So, tatakpan pa po nila yan. Ipa-primer coating pa po nila yan. Para at least, malinis po tingnan yung pader pag pininturahan. Kaya, ayan pa po, o. Diba, marami-rami pa po mga puti-puti. Then, dito po sa sala, ganun din po. Ayan. Inayos. Tapos, yung kisame, lito na po yung kanyang ganda. So, diba? Ako nagagandahan talaga ako sa kanya. Napaka-elegante ng kulay. So, sa mga stripe, marami naman po kong choices ng pintura. Nasa inyo po yan kung ano pong gusto nyong gamitin. Kaya lang po sa amin, dahil subok na po itong kulay na to, kaya black na po. Saka, maganda na rin po yung black, matingkad. Saka, parang binubuhat yung kisame na design, di ba po? So, yan. Sa kwarto, ganun pa din po. So, iniisip ko kung ipapablock ko itong isang layer ng kisame na to, pinag-iisipan ko pa yan. Tapos, ito, ipapalight ko pa yan kasi hindi ito yung ini-aim ko na kulay. Gusto ko medyo mas pastel pa, mas light pa dito para mag-balance sa light gray, di ba? So, ngayon, bababa na po tayo. So, napakita ko na po sa inyo yung bagong update dito sa loob ng aming bahay. Ngayon, bababa naman po tayo. Itingnan po natin yung ginawang drainage doon sa kayong pagtatay sa kabilang bahay. So, tara po. Ito po yung pinagawa namin na magiging takip ng aming drainage. So, pinapatuyo pa po yan. So, tatlong piraso po yan. Bukas, tatanggalin kasi pinapatuyo pa po yung semento. Tapos dito sa labas. Ito na po yung pinaka-itsura niya. So, pinapatuyo pa din yung semento dyan. Tapos, dadagdagan pa namin hangga doon para malaki yung maimbakan ng tubig. Yung mga wastewater namin, di ba? So, tapos punta tayo sa kabila. Sa kabila, ito na yung nailagay nila. So, hindi pa natapos. Pero, kitang-kita na yung ganda nung binili kong tiles, diba? So, ayan. Ayun. So, bukas, itutuloy pa yung pagtatrabaho. Pasensya na ako, medyo madumi. Diba? So, kita natin malapitan para at least malinaw po. Ayun.
So mga ka-viewers, bago po tayo magtapos ng ating vlog, gusto ko muna po i-shoutout ang ating mga fellow ka-viewers. Sina-shoutout ko po si Mr. Reynaldo Timbul from Alcobar, si Mr. Romel Kapalungan from Jeddah, si Ma'am Dori Padilla from Muntinlupa, and lastly, si Ma'am Remy Yablag. Pwede po nagkakamali, Remy Yablag. So, kamusta po? Thank you po sa pag-support sa aking small channel. Sana hindi po kayo magsawang panoorin ang aking mga vlog. So, maraming salamat po sa inyo. Sana lagi po kayong mag-iingat kung nasaan man po kayong lugar. At sana balang araw po matupad na rin po ninyo ang dream house ninyo. So, sana nakakuha din po kayong ideas sa vlog nito. At sa mga suki po natin dyan at mga bago po nating subscribers, maraming salamat po. At hindi kayo nawawala at patuloy po kayong sumusuporta. So, kung nagustuhan niyo po itong vlog na to, huwag niyo pong kalimutan mag-comment, mag-like, at i-share na din po sa mga fellow natin, mga ka-viewers na gusto magpagawa ng bahay para makakuha po sila ng idea pag nagpagawa na po sila ng bahay. So, hanggang dito na lang po ang ating vlog. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!